350 pesos ang arawang sweldo ni Rongnick sa kanyang pinagtatrabahuhang furniture shop. Kahit na binata siya at walang binubuhay na pamilya, halos sakto lang daw para sa sarili ang kanyang kita dahil sa mahal na mga bilihin. Sana tumaas na agad ang sweldo, mahal na ang bilihin. Talo na kayo, no? Oo. Maraming empleyado ngayon ang humihingi na ng dagdag aumento sa sweldo sa nagtaas ang presyo ng mga bilihin. Panahon na raw sa pagtataas ng sweldo ng mga manggagawa. Panahon na, sir. Taas ng presyo ng bilihin ngayon, lalo ng gasolina, kulang na kulang talaga pag lalo na sa pamilyadong tao ka. Ang hinaing na ito ng mga manggagawa, nauunawaan lang kahit hindi empleyado. Kasi po ngayon sa hirap ng buhay, ay kulang na kulang, hindi sapat ang kinikita ng mga tao. Panahon na para po magdagdag ng sweldo. Taghain ang petisyon para sa dagdag sahod ng grupo ng mga manggagawa. 470 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila ang nais ng ilang labor group, samantala umaasang majority group sa Kamara na makakabuo ang regional tripartite wage ng Productivity Board ng katanggap-tanggap na halaga ng taas sahod sa kanilang nasasakuban. Kaugnay rin ito sa pagpapakilos ni Labor Secretary Silvestre Bello III na i-review ang daily base pay o ang minimum wage ng mga manggagawa at empleyado sa lahat ng rehiyon sa bansa. Naniniwala ang kalihim na ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng langis na pinalalapan ng kasalukuyang krisis sa Ukraine ay magpapaobliga sa mga wage board na magrekomenda na ng adjustment o pagtaas sa minimum pay ng mga manggagawa. Pero umapila ang economic advisor ng pamahalaan na maghintay pa lang konting panahon hinggil sa hirit na taas sweldo. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, posibleng maipatupad na hakbang ang pamahalaan sa pagsuspende ng excise tax at ibang pamamaraan tulad ng ayuda upang maibsan ang bigat at ng pagtaas ng produktong petrolyo. Dagdag pa ni Concepcion, labis na maapektuhan dito ang maliliit na negosyo at ang sektor ng turismo na ngayon palang buwabangon, kung kaya't dapat nabigyan muna sila ng sapat na panahon para makabawi. Ako si Sandy Amaro at itong bandilyo nating hatid naming taga rito sa atin.